paano mailagay ang video sa text gaya nito. Una, mag-import tayo ng video na gusto natin i-background or ilagay dun sa text natin. Since gagawa ko ng short, parang story na horror. Kaya horror yung video na ilagay ko. Tapos i-drag lang natin siya dito sa timeline. Napapansin nyo, hindi siya naka-fix sa ating sequence. Right-click na lang natin. Set frame to size. Okay, so meron tayong 12 seconds na video. Ayan, nalagyan natin siya ng title. Get lang natin yung type tool, tapos mag-type na tayo ng gusto type. Sa akin yung title ko na gagawin ko is ungo. Tapos adjust lang natin yung appearance niya. Yung ungo ano word is kaya word to. Ibig sabihin nito ng ewan ko kung ano pinaka-exact sa Tagalog, pero horror word to, wak-wak, mga ganyan. Palitan natin to ng try natin impact. Color is white, okay. Yan, okay na yan. Tapos balik, editing na working space. Cut lang natin tong dito banda kasi meron pa akong ilalagay dito sa pang text. Copy ko na lang din to para meron na. Palitan natin siya ng abangan. Abangan nyo yung short film ko na horror. Siyempre ako gaganap dun. Para mailagyan natin yung background video sa text, punta lang kayo sa effects control, I mean text panel. Tapos search nyo track mat key. Ito si track mat key, idadrag nyo lang dito sa video. Drag na natin both sa dalawa na. Ayun, pagka-drag natin dyan, i-click nyo lang, tapos punta kayo dito sa, punta kayo sa effects control, pinakababa, track mat key. Tapos dito sa mat, tapos may nakalagay na none. I-click nyo yung drop down arrow. Tapos, click nyo video 2. Ayan. Kita nyo ba na yung background video is masok na siya sa ano, text. Pero dito sa isa hindi pa. Ganun din gagawin natin. Click lang natin to. Tapos, FX control drop mat. May ma-drop down video 2. Diba ang astig ng effects? Pero mas astig yan pag nalagyan pa natin ng mga twist. Like, i-zoom natin yung text, ganyan. I-animate natin yung text. Para ma-animate yung text, unahin natin yung ungo. I-animate natin to parang from zoom to zoom out. Punta lang, i-click lang natin yung text, then patay sa effects control. Then scale. I-zoom out natin siya. Dapat mawala yung text. Tagal natin yung clock behind the scale para magkaroon ng keyframe. In the middle, i-click lang natin itong reset parameter para mag-back siya sa original niyang position. Ipi-play natin. Click ko lang muna to. Sa bandang huli, tapos lagyan natin siya. 20. Yung scale. Lumiliit siya, tapos nata-transition sa abangan. Ganon din i-animate natin si abangan. Lagyan natin yung ano sa pinaka-start, tapos click natin yung abangan na text, punta sa effects control, tapos i-scale pa din. Tapos para mas mapaganda pa natin siya, lalagyan natin siya ng color background dito. Dito sa kalahati ng video sa abangan. Para magawa natin yan, color background, punta lang tayo dito. So right click na lang, tapos new item, color matte. Okay, color blue na lang, color blue. Halanan ko ng blue. Okay,
Dito na yung color blue sa ating media timeline. Idadrag na lang natin siya dito sa abangan. Ganyan, kalahati. Idadrag natin siya dito. Yan. I-play natin. Kung napapansin nyo, nagpalit na yung color ng background, nawala na yung video na horror, pero hindi nakapasok yung color natin na blue dito sa abangan na text. Ngayon, para maipasok natin yan, ganun pa rin yung punta lang dito sa effects control, I mean sa effects panel, nalilito talaga ko dito. Effects panel, tapos gamit ulit tayo ng drop mat key. Parang gaya kanina, idadrag lang din natin siya dito sa ating matte color, color matte. Tapos punta sa effects control, pinakababa, dito pa rin sa matte, tapos click yung drop down video 2. Ayan, pumasok na yung color blue. Palitan natin yung color yung ano. Palitan natin ng color yung ating color matte kasi medyo ano, off siya no, dahil dun sa background na black. Palitan natin siya ng mas highlight na color. Ito na lang tayo sa you versus you para mabilis. Medyo dark yung color, no? Palitan natin siya ng light. One moment. Parang medyo hindi rin ganun kaganda, no? Parang gusto ko pa rin nandun yung background ng ating one moment, guys. Lagyan ko lang ng background video yung ating video. Okay na yan. Ayun, nalagyan natin siya ng gradient para mas bongga pa talaga yung ano, effects. Para maglagay ng color gradient, ganun pa rin, punta sa effects panel, then search color gradient. Under video effects, nandito yung for color gradient, i-drag lang natin siya dito sa ating color matte na red. Para mapalitan yung mga colors na gusto ninyo dito sa ating gradient, click lang pa rin yung ating color mate na clip, tapos punta sa effects control, pinakababa, andito yung ating color gradient. Pwede nyo itong palitan ng color, itong mga to. Click nyo lang yung itong color picker para mag-change color, ganyan. Tapos change lang ano yung color na gusto nyo. Pero for me, hindi ko na siya papalitan as is na kaya dyan. Kaya okay na yung ating gradient. Ganito na siya. Pag-play natin. Ganun lang siya. Ayun na yung pag-play. Sana may natutunan kayo and abangan nyo po yung horror film ko. Char. And abangan nyo po yung aking umuungo. Short film lang. Parang gusto ko lang mag-umuungo movie. Parang gusto ko lang mag-umuungo acting. Charot. And kita-kits sa susunod kong video. Salamat. Bye-bye.